Ano ba ito? Magbibilang ba tayo? Sige. One. Three. Ako pa baba, ikaw pa akyat. Ako na. Sige. Three, two, one. Hello, hello. Hello, mga ka-Arky. How are you? How are you, mga ka-Arky? Okay naman, Sir Renz, ikaw. Kamusta ka Ayan, dyan? Ayan, okay naman. Parang may nangyari sa kamay mo. Anong nakit? Ba't parang may ano ka sa kamay mo? Ano yan? Ay, yung jacket lang yung may hole. Ah, jacket may lang. Kala ko, may carpal tunnel syndrome, whatever. So, ay, hindi. Okay. So, ito mga ka-Arky, special guest natin, matagal niyong na-miss. Okay? So, back with a vengeance. Si ka-Arky Adriel. Yan. So, ano back ba with a special guesting. Special guesting, di ba? Ano ba pag-uusapan natin ngayon? So mga ka-Arky, yung topic natin ngayon ay ano yung mga financial tips gagawin natin o malalaman no in your 30s dahil tapos na yung 20s, no? Roaring 20s nga, tapos na. Roaring ngayon, 30. Glory of the 30s naman, oh, di ba? Oh, sabi nga ng kaibigan ako, dirty 30. Biro lang. Biro lang. Oh, ito yung mga gagawin natin dahil 30 na kayo. Ano ba, mabatuhan tayo. So dahil 30 na kayo, ito yung mga dapat doon na listahan natin, no? Yung mga dapat ating ginagawa. Number one sa akin, pinakauna-una, dapat alam nyo na yung life goals ninyo. Yan. So, kung nag-enjoy na kayo ng mga 20s nyo, early 20s, mid-20s, ganyan, okay, going towards 30s, no? Pag 30 na kayo, dapat alam nyo na yung life goals ninyo. Meaning, saan kayo patungo? Okay, so kunwari, ako ba ay single ngayon? So ako ba ay, do I see myself getting married or single forever? Yan. So medyo pag-iisipan nyo na kung saan landas ang tatahakin nyo. Bakit? Dahil depende sa goals ninyo yung inyong investment na kukunin, yung insurance na kukunin, di ba? So, ganun yun eh. Like for example, kung halimbawa, single pa kayo na 30, kasi di ba, Adriel, ngayon yung mga tao, medyo late silang nagpapakasal, di ba? Mga 30s na yan. Mm-mm. Though may mga friends ako na kasal na. Mid-20s. Ah, talaga? Oh, yun. So, pero yung trend ngayon medyo, before kasi late, mga yes. Lolo't lola, mga 17, 18, kinakasal na, ngayon mga 30s na yan, normal na lang yan. No? So, yes. For example, kung if you see yourself getting married, okay, then, ano na yan? Siyempre, pag-iipunan mo yung pangkasal, di ba? Pag-iipunan mo yung engagement ring, di ba? Kung ikaw yung lalaki, ano pa ba? Pag-iipunan mo yung honeymoon, di ba? Alam nga naman, kasal lang, walang honeymoon, malungkot yun. Di ba? O, totoo yan. Next, siyempre, after ng honeymoon, ano mangyayari? Wait, paano yung dowry? Ha? Walang ganon. Walang dowry-dowry. Next, siyempre, after ng honeymoon, okay, kung sakali lang, no? Kung sakaling after ng honeymoon, eh, gusto nyo, kasi may mga couples ngayon na, ano ba, tawag dito, mga modern couple na ayaw ng anak, pero kadalasan, no, after ng honeymoon, gusto ng anak. So, siyempre, ano yung kailangan doon? Pregnancy fund, di ba? Yes. So after mabuntis, kailangan ng papabinyag. Di ba? Binyag. So may binyag fund kanyan. Or yung tawag doon sa Christian denomination, yung dedication. Yan. Yes. Ha? So yun. So kumbaga, or yung pero, house parties ano natin. Yung house parties. Mga ganyan. So after nun, no, syempre, mag-aaral yung anak. So kumbaga, yun yung parang, should we say, family package. Yan. Yes. So, kung 30s ka, papunta ka doon, having, ano, having your own family. So, you have your own family package, di ba? Tawagin natin family package. Pero kung, for example, nasa 30s ka, but you don't see yourself getting married, either for companionship ka lang, or, for example, sabihin natin na you're called, no, you're called to be single blessedness na tinatawag, or halimbawa, since wala pang, ano, wala pang existing laws ngayon, you belong to the ating mga kapatid, no, sa LGBTQIA plus sector, then iba naman ng ano noon, iba naman ng package noon. So more or less pang ano yan, mga retirement, health package, you know, yung health long-term insurance, ganyan, mga health insurance, medyo doon naman ang pisil noon kasi
wala masyadong ano yan eh, wala pang if at all, no? No, wala pang anak, you know. So kumbaga madalas doon ang tungo, di ba? Of course kanya-kanya naman 'yan. So kumbaga depende sa life path mo, yung life goals mo. So yun, number one sa akin yun. But what if like my late bloomer or late 30 bloomer na biglang nagpakasal, age 38, 39. Valid so, din, di ba? Valid. Well, ang take ko dyan is that pwede kasing magbago yung plano. Pero kung halimbawa talagang nakikita mo yung sarili mo na hindi ka talaga ikakasal or talagang ayaw mo, kunwari, galit ka sa opposite sex, di ba? Talagang, syempre, ano siya eh, kumbaga in terms of probability, it's a very, very low probability event. So, pwede kang, you know, you just enjoy life. But if you really feel na ikakasal ka, pero later pa naman kasi just still wanna enjoy my life's early 30s, then magtabi ka na rin para at least hindi ka magkukumahog during that time na ikakasal ka na, ayun, na for expensing all of those stuff. Yun. Okay. Life goals. So, what's tip two? After the life goals is, syempre, kailangan nyo talagang mag, dyan na papasok yung inyong pagtatabi. Okay? Pagtatabi, either you save or you invest. Okay? Magkaiba yan. So, bakit? So, kapag kasi, sa roaring 20s, naghahanap pa tayo ng investment, sa glory 30s natin, or dirty 30s, yun, nagsiset aside na tayo. Either budgeting yan. And investing. Yan. Siniset aside nyo na yan. Kasi bakit save and invest? Why? Kasi pag yung mga, kunwari, may pinag-iipunan kayong trip abroad in a few months time, for example, or bibili ka ng laptop or gadget for a few months time, or even in 1 year's time, hindi na ini-invest yan sa stock market, di ba? Ano na lang yan, sinesave na lang yan, or if you would be investing, mga money market na lang yan, yung mga very, very conservative instruments. But, or if for high example, interest savings funds, no? Yes, yung mga nasa or digital banks. Digital banks. Yes. Yan. But if for example, no, yung mga goals natin, kunwari, bibili ng bahay at lupa, condo, you know, sasakyan, wedding, etc., no? Or like trips abroad with your family or with your partner, for example, no? Or not to set aside for the elderly, dahil may yon, isa diba? Pa rin yon. So, magtatabi na tayo. So, you invest na. So, either you invest no in a fixed income fund kapag yung investment horizon nyo mga nasa 3 years or less, mga bond fund, mga bonds, ganyan. Pag 3 to 5 years, siguro pwede ng balance fund pero email nyo na lang kami, admin at 12th RK. Para sa magigyan lang kayo ng no. Mas magandang ano, no? Mas magandang recommendation. Pero pag long term, yan. 10 years, 5 years or more, yan, pwede yan sa stock market or equity funds. No, curious ako, no? What if, let's say, no, as a final, or maybe like, leading to the final point, may connecting points 1 and 2, may isang, let's say, single, age 35, feel na talaga niya, single for life. Tapos yung goal niya is gagawa ng health fund, no? Well, so pwede rin yun. You can invest in an insurance na meron mga health riders or health-flavored insurance. You can also go for HMOs, ganyan. PhilHealth, magkakalimutan, maski entrepreneur kayo, you go for PhilHealth kasi malaking, ano rin yun, malaking tulong din yun. Which brings me to the point na dapat insured din kayo. Okay? Hindi porke single kayo, eh hindi na kayo insured. Kasi syempre, pag kayo na-tags or namatay, kailangan nyo rin ibaong sa lupa, kailangan nyo rin ng kabaong, so that means costs, right? Eh, syempre, kung hindi kayo insured, talaga naman iasa nyo pa sa magulang ninyo, di ba? Selfie-selfie kayo, IG stories kayo ng mga napupuntahan yung lugar, pero ni pang libing, ni pang kabaong, wala kayo, nakakaya naman, di ba? So, you know, you also have to be responsible in that regard. So, please be insured, okay? So, you can contact your friendly financial advisors or kami din, admin@wealthrk.com, you can email us para matulungan namin kayo if anong best insurance that is for you. So, yon ang mga yun. Ating fast and quick tips for those in their 30s. List your life goals, save and invest, okay? And then, insure yourself. Yun. So, mga ka-Arky na 30 na or 29 heading 30, yan, no? Those are the three tips that you need to know on top of ano na nangyari sa 20s natin. No? Yes, that's right. So,
So if you guys learn something new or like this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe if you haven't subscribed yet. And of course, hit and ring that notification bell so that you won't miss a thing. No? And see you, sir, in the next video. Ingat dyan and run fast. Bye-bye. Bye-bye.